Pinagsamang iba't ibang koleksyon ng ginto sa pamagitan ng proyektong Reuniting the Surigao Treasure ng Ayala Museum at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Denise Osorio. 43 taon ang nakaraan bago muling nagkasama ang mga iba't ibang naungkat na gintong kayamanan ng Surigao del Sur. Sa temang Reuniting the Surigao Treasure, pinagsama ng Ayala Museum at ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa tulong ng curator na si Dr. Florina Capistrano Baker ang mga nagkahiwa-hiwalay na gold collections. Finally, after from 1981, they've never been brought back together again. And so now is the first time that we're seeing them together. The gold collection that we have is all from the family of Leandro and Cecilia Loxin. And these have a very well-established provenance. We know exactly where they came from. We are very confident of their authenticity. And so when it was transferred to Ayala Museum, we all agreed that the collection, the Loxin collection, we will never add or subtract anything from this original collection that was entrusted to us. Dagdag ni Baker, nabubuo nitong exhibition ang nawawalang kwento ng mga Pilipino mula noong pre-colonial times. Samantala, iginit din ni Baker na nasa kani-kaniyang diskresyon na ng isang tao ang paggamit ng mga nasabing na hukay na ginto kung meron mang nailigpit na bahagi ng koleksyon, lalo na kung nanggaling ito sa burial sites o ginamit sa panlibing. It depends on one's personal sensibilities that objects that were used in burials probably should be treated with more respect. I think every person has a different point of view. Makikita ang mga koleksyon ng Surigao Treasure sa Ayala Museum hanggang 2027 upang madayon ang mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at ma-reunite sa heritage at kultura ng bansa. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.